baptism saka Lord's Table. Pwede na po? Okay lang. Sige, manalangin po tayo. Let's pray. Ama naming dakila, salamat po sa araw ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Kinikilala po namin na yung araw na to ay para sa iyo at inihiwalay na espesyal para sa kaluwalhatian mo. Nihiling rin po namin ngayon, nag-obey niyo po kami sa mga pag-uusapan namin, pag-aaralan namin tungkol sa dalawang sakramento na itinatag mo, ang bautismo at ang banal na hapag. Turuan niyo po kami, magkaroon kami ng tamang pananaw dito, makilatis namin ang Biblia sa tinuturo nito. Maging mahalaga sa amin yung bautismo sa kayang banal na hapag. Kilalanin namin ito bilang nakikita at nararanasang ebanghelyo. Pinupuri po namin kayo, umaasa po kami sa inyo, sa inyong kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga po ulit. Ngayon lang ulit tayo ulit magkita. Sige. Ang topic natin ngayon ay yung sacraments ng baptism sa Lord's Table. Very relevant ito sa CRO ngayon dahil sa nalalapit. Mamayang after lunch, pag-uusapan natin yung sa covenanting regarding sa CRO. At pagpasok rin ng pagiging isang local church, dito gagawin yung mga sacraments ng baptism sa Lord's Table. So, relevant to dahil kailangan maintindihan muna natin kung bakit binabautismohan at para saan yung gaganapin ng mga tinatawag na Lord's Supper. So, sa scripture, ito lang yung dalawa na sacrament na itinatag sa atin. So, very relevant ito, lalo na sa CRO, pag naging local church na kayo. So, sinabi sa 1689, Confession of Faith, sa chapter 28, paragraph 1, ito yung sinabi, baptism and the Lord's Supper are ordinances of positive and sovereign institution. They are appointed by the Lord Jesus, the only lawgiver, and are to be continued in His church to the end of the age. So, ito yung summary ng tinuturo ng scripture regarding dito sa mga sacraments na to. So, saan nagsimula yung baptism sa Lord's Table? Nagsimula sila kay Jesus. So, siya yung nagtalaga. Siya yung nag-institute. Siya yung nagpasimula ng dalawang institution na to. So, makikita natin yung baptism, nagsimula yan sa Matthew 28. Yung Lord's Table, nagsimula rin yan sa Upper Room Discourse ng Panginoong Jesus kasama yung mga disciples niya bago siya hulihin doon sa Garden ng Gethsemane. Yung pangalan na sacrament, tinatawag rin sila normally sa mga Baptist circles na ordinances. So, meron kasing mga issue dyan kung ano ba talagang dapat itawag, ordinansya o sakramento. Pero normally, hindi naman mali na tawagin itong sacraments. Sa Roman Catholic Church, sacraments din ang tawag sa kanila. Ang ibig sabihin lang naman ng sacrament in Latin ay solemn oath. Solemno na oath or sacred or mystery. So, hindi ito mali na tawagin sacrament. Depende na lang kung ano yung understanding ng mga nakakapakinig na to. Pero tinatawag ito either way, sacrament or ordinances. At dito rin pinakita sa atin kung gaano katagal ginagawa to. Hanggang kailan gagawin yung baptism, hanggang kailan gagawin yung Lord's Supper. Ang makikita natin sa scripture, sinabi rin sa Confession of Faith, they are to be continued in His church to the end of the age. Hanggang dulo ng panahon, hanggang dumating na yung darating na yung susunod na age, yung the age to come. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoong Jesus, hindi ito matatapos hanggat hindi siya dumating. So, si Jesus lang yung tagapagbigay ng batas sa bagong tipan. Siya lang yung pwede mag-institute. Siya din ang magtatalaga kung hanggang kailan siya ginagawa. Now, pumunta tayo sa proper. So, pag-usapan muna natin yung baptism and then later on yung secondly, yung Lord's Table. So, ang gagawin ko na lang po, ito kasing ginagawa ko sa ARBC. So, i-discuss ko yung baptism, tapos mag-question and answer tayo. Tapos, i-diretso ko yung Lord's Table, tapos question and answer po ulit. So, para medyo may time tayo para makapagkaroon ng discussion. So, ngayon, sa usapin ng baptism, regarding faith and baptism, tandaan natin na yung bautismo at yung pananampalataya ay palaging magkasunod na pinapakita sa kasulatan
na kung saan ang nauuna palagay pananampalataya. Pananampalataya, bautismo. Faith, then baptism. Palaging successive yan sa scripture. For example, sa transitory na baptism, yung kay John the Baptist, kailangan may faith muna, may repentance muna bago i-baptize. Sinabi niya nga dun sa mga Pharisees, bear fruit in keeping with your repentance. So may kailangan may pagsisisi muna bago bautismohan. At least kay John the Baptist. Kaya si John the Baptist, ayaw niya ring bautismohan si Jesus. Sabi niya, Lord, bakit ako dapat ang bautismohan mo? Bakit? Kasi alam niya na yung baptism na yon, it requires repentance of sins. Eh wala, alam niya, ito yung kordero ng Diyos na walang kasalanan. Siya yung isasakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan. Bakit kailang bautismohan ni Jesus kung wala siyang kasalanan? So hindi maintindihan yun ni John the Baptist. Sabi niya, bakit? Kasi kailangan previously ng may repentance. And by the way, ang repentance ay faith din. There is no such thing as repentance na hindi nananampalataya. Ang repentance ay faith directed sa sin. So pangalawa na case dito kung saan nauna yung profession bago yung baptism ay sa institution mismo ni Jesus, tinatawag tong Great Commission sa Matthew chapter 28. Sinabi sa Matthew chapter 28, go therefore and make disciples and baptize them. So merong pagkakasunod. Kailangan humayo muna, gawing disipulo muna, after gawing disipulo, saka pa lang siya babautismohan. Anong paggagawin pagkatapos bautismohan? And teach, baptize them in the name of the Father, Son, and Spirit, and teach them whatever I have commanded you. Gagawing disipulo, babautismohan, tuturuan ng buong konseho ng Diyos. So even sa Great Commission, merong una, may priority, una muna na nanampalataya bago bautismohan. And lastly, sa Acts of the Apostles, sa Book of Acts, sa lahat ng yan, kunyari sa Acts chapter 2, yung sa preaching ni Apostle Peter sa Pentecost, na, and those who received the word were baptized. Sa Acts chapter 8, ito na yung eunuch sa kay Philip, nanampalataya muna siya, saka binautismohan, and so on and so forth. Merong pangunguna yung baptism bago faith bago magkaroon ng baptism. So, anong implication nun? It means without credible faith, a person cannot be allowed to undergo baptism. Kung walang napapatunayan na pananampalataya, hindi dapat pumasok sa bautismo. So, ibig sabihin, lahat ng papasok sa bautismo, babautismohan, ay kinikilala ng iglesia na merong nakakapagligtas na pananampalataya. So, hindi babautismohan kahit sino na lang. So, hindi babautismohan dahil lang sabi niya. O hindi babautismohan dahil sa normal before, nag-swimming, nag-camping, na-invite, bigla na lang binautismohan. O, sama ka. O, sige. Medyo mababaw yung tingin sa sacrament ng baptism. Next, ito sa mabigat na usapin, ang baptism ba ay nakakapagligtas? Ang bautismo ba ay nakakapagligtas? Yung act mismo, yung paglubog sa tubig. Yung seremonya ba na yon? Yung act ba na yon? Is it saving? Merong tatlong position dyan. So yung tatlong position, una, hindi. Dahil daw ang baptism ay ano? Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. Pangalawa, sa Roman Catholic Church and other cults, may tinatawag silang baptismal regeneration. Pag binautismohan, na-regenerate through baptism. And pangatlo, yung pananaw na nakakapagligtas ito sa usapin dahil ito ay isang kaparaanan ng biyaya. So, tatlong position yan. Profession lang siya, baptismal regeneration, or ito ay means of grace. So, ang regarding sa mere profession, ito largely yung evangelical churches sa kalakhan, ito yung naniniwala dito. Para sinasabi, ito yung first step of obedience, yung mga common language. First step of obedience siya, pinapahayag mo na ikaw ay mananampalataya, pero that's it. Wala na. Yun na yun. Well, nothing else but our profession of faith. On the other extreme,
sa Roman Catholic Church, kapag binautismahan, nagiging Kristiyano, nahuhugasan yung kasalanan. Kaya di ba, binautismahan yung bata, regenerate na siya. Pagkatapos bautismahan ng bata. So, may mga instances din ito sa early church. And lastly, yung means of grace, ito naman yung reform position. May iba't ibang degree, pero ito yung reform position na ang bautismo ay kaparaanan ng biyaya na pinapalakas niya na yung pananampalataya na meron na. Pinapalakas niya yung pananampalataya na nandoon na. Hindi nagkakaroon ng pananampalataya dahil sa bautismo, pero yung pananampalatayang existing na. That faith is strengthened by confirming the forgiveness of the baptized. Ngayon, bakit ito issue? Issue ito dahil sa mga following passages. Iilan lang to ha, ito yung mga pinaka-dominant. Pero, kailangan natin siya seryosohin kasi scripture yan eh. Hindi tayo namimili ng scripture. Ang gusto ko lang na scripture yung reform scripture. Walang ganon. Walang reform verses. Naniniwala tayo sa buong kasulatan. Hindi tayo namimili lang. Ito lang gusto namin kasi ito yung panig sa... Hindi totoo yun. Pinaniniwala natin yung buong kasulatan bilang salita ng Diyos. At kung salita ng Diyos yung buong kasulatan, kailangan natin kilalanin yun. Kailangan natin yuyuko ako. So hindi yung sistema namin yung Panginoon, yung Biblia yung Panginoon. Kaya nga kami naniniwala dito dahil sinabi ng Biblia. So even dito sa mga controversial texts, mga pwedeng sabihin difficult passages, kailangan magpasakop pa rin tayo. Kasi Bible yan. Hindi yung mga madadali lang ang gusto natin. Ang gusto natin, yung sinabi ng Diyos. Hindi yung madadali lang, kundi yung mismong sinabi ng Diyos. So, ito lang ilan, Acts chapter 2, verse 38. And Peter said to them, ito pa yung Pentecost. And Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Magsisi kayo, bautismon kayo sa pangalan ni Jesus para maalis yung kasalanan nyo. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung gift na yan, spiritual blessing ng mga kaloob. Ayan. Acts chapter 22. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins. Bautismahan, hugasan yung mga kasalanan. Calling on His name. So, may calling on His name pa rin. 1 Peter chapter 3, si Peter talaga. Pinapahirapan ta. 1 Peter chapter 3, verse 21. Baptism, which corresponds to this, now saves you. Yung una, hinuhugasan. Tapos ito, si Peter, pinapahirapan. Sabi ni Apostle Peter, mahirap daw intindihin si Paul. Sabi ni Apostle Peter, baptism now saves you. But, he clarified, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Now, paano tayo magkakamali sa pagbasa ng mga text na to? May dalawang pagkakamali. Una, katulad ng Roman Catholic Church, they are taking these passages with wooden literalism. Wooden literalism na, ayan yung plain reading, therefore, hindi na namin i-consider yung buong scripture, ayan yung plain reading, yan na yun. Pag binautismahan ka, hugas ang kasalanan mo. As in yung act itself, it will wash away our sins. Kaya yung mga sanggol ay binabautismahan sa kanila. Hugas na sila. Kristiyano na sila. Welcome to the Christian world, sabi nga, kapag binautismahan yung isang bata. However, yung isang error kung paano ito iintindihin ay yung denial. Outright denial na hindi nakapagligtas ang baptism. Hindi talaga yan. Na parang hindi na pinapansin itong mga text na to. Dahil hindi kami naniniwala na hindi nakapagligtas ang baptism, therefore, I will ignore these texts na parang hindi siya salita ng Diyos. So, yun yung dalawang error. Error na parang kung anong basa mo, yun ha. Pangalawa, hindi ko papansinin kasi mahirap siya. So again, bilang mga mananampalataya sa kasulatan, hindi tayo dapat pumanig dun sa dalawang error na yon. So yung error na kung ano nabasa ko, pangalawa, ayoko siyang
Kapag pinag-uusapan yung baptism, ang default, at least sa common habit, default, hindi nakapagligtas ang baptism. Ang question, bakit sinabi to? Ang question, bakit nakasulat siya? We need to know. So, anong position natin? Ang position natin is that the act of baptism, yun ay official event kung saan yung Christianity ng professor ay dinedeklara. Totoong sinabi, pinahayag na pinatawad na yung isang binautismohan. It's a form of declaration on the part of the church and on the part of God sa baptized. Isipin nyo yung covenant ng Diyos kay Noah, yung bow, sinabi doon. Anong sinabi ng Diyos sa covenant niya kay Noah? Sinabi niya ba na, sa tuwing makikita nyo to, maaalala nyo, Noah, na hindi ko nagugunawin yung mundo sa pamagitan ng tubig. Yun ba yung sabi ng Diyos? Sabi ba ng Diyos, maaalala mo, Noah, yung pangako ko? No. Ang sinabi sa Old Testament, kapag may bow, rainbow, maaalala ng Diyos. Nasa text yun, nasa passage yun. Maaalala ng Diyos na hindi niya nagugunawin. In short, yung mga signs na yon, yung sign ng covenant kay Noah, pinapakita noon na hindi wawasakin ng Diyos yung pangako niya. Hindi niya wawasakin, hindi niya nagugunawin yung mundo. Kailangan ba ng Diyos ng paalala? Kailangan ba ng Diyos ng, ayaw nga pala, no? May pangako nga pala ako kay Noah. Plainly, kailangan ba ng Diyos ng paalala? No. Bakit kailangan ng Diyos na maggumawa ng sign ng covenant na rainbow para maalala ni Noah na naalala ng Diyos? Para kanina, para ba sa Diyos yun o para kay Noah? Para kay Noah. So, yung sign na yun, paalala yun kay Noah na hindi babaliin ng Diyos yung pangako niya. That God remembers. So, ganun din dito sa baptism. In likewise, isang covenant sign, yung baptism, ito'y pagpapahayag, pagdedeklara na ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento na yon, na yung binautismohan ay pinatawad na. He's already washed. It's a literal sign na hawakan, tangible, nabasa ka talaga, talagang nabasa ka ng tubig, kung paano lumubog ka, nabasa ka, ganun katotoo na pinatawad ka na. So hindi ito merely, kaya hindi lang ito merely na ikaw yung nagpapahayag na Christian ako, kundi sa baptism, sinasabi ng Diyos, Kristiyano ka. Anak na kita. Pinatawad na kita. Hugas na ang kasalanan mo. Baptism now saves you. Kumbaga, ito'y declaration ng salvation, hindi lang ng professor, kung hindi ng church na nagbaptize at ng Diyos doon sa baptism na yun. So, is it really a forgiveness? Yes. What kind of forgiveness? Declaration ng forgiveness. Hindi sinabi na nung binaptize siya, saka siya pinatawad. Pero nung binaptize siya, dineklara siyang malinis na nung time na yun. So, ganun yung position regarding this. In this sacrament, hindi lang yung baptized ang nagpo-profess ng faith, kung hindi yung local church yung nagpo-profess ng faith niya. Sinasabi ng local church, welcome. Kinikilala ka namin bilang kapwa namin pinatawad. Yun nangyayari sa baptism. Welcome. Kinikilala namin, kapatid ka namin. Anak ka rin ng Diyos. Pinatawad ka rin katulad namin. Hinugasan ka rin katulad namin. And not just the local church, but God Himself. Nung binaptize si Jesus, anong sinabi ng Diyos Ama? Nung binaptize si Jesus, ano yung narinig nila na verbal na words? This is my beloved son with whom I am well pleased. Ito ang bugtong kong anak. Sino yung nagdeklara? Ama. Sino yung mga nakarinig? Si Jesus sa kayong lahat ng mga nandun. Dineklara sa publiko na anak siya ng Diyos. Likewise, tayo bilang mga Kristiyano, dinedeklara tayo publiko sa bautismo na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay mananampalataya. So hindi ito one independent me and God na event, it is public event siya.
na sinasabi na ikaw ay mananampalataya na. So this understanding gives more weight and gravity to the sacrament contrary to the common perception. So kung maintindihan natin na baptism pala ay hindi ako lang ang nagsabing Kristiyano ako, kundi yung church pala kung saan ako binaptize, silang nagsasabi lahat na Kristiyano ako, at nasa likod ng church ay yung Diyos na nagsabi na Kristiyano ako, hindi ba mabigat siya? Hindi ba siya parang, hindi ito wala lang? Kung deklarasyon to ng pagpapatawad, deklarasyon to ng kaligtasan ko, this is very weighty. Napakabigat niya. Hindi siya basta-basta lang na event. And ano pang implication nun? It implies that the local church need to be wary of baptizing indiscriminately. Ibig sabihin, local church, hindi sila magbabaptize ng basta-basta. Kaya merong tinatawag na pag-evaluate. Tatanungin muna, kikilalanin muna, titignan muna kung credible yung profession of faith niya bago sila bautismohan. Kasi kung yung baptism pa lang, ibig sabihin, deklarasyon ng kapatawaran, sinasabi, nasa likod na yung Diyos ay nagsasabing amen, yung Diyos yung nagsasabi na yes, you're a Christian, ibig sabihin yung church, hindi basta-basta mag kung sino-sino na lang ang babautismohan without due diligence ng pag-evaluate. Napaka-sobering yung Matthew chapter 18. Di ba, passage ito sa church discipline? Pero dito, sa usapin ng church discipline, binanggit ni Jesus yung entrance sa membership saka yung pag-alis sa membership. Matthew 18:18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loose on heaven. So this talks about entrance sa membership, binding, and exit sa membership, excommunication. At sinasabi doon, kung ano man yung magiging decision ng church, decision ng church na tatanggapin nila, baptism yun, ay sinabi, it will be bound in heaven. Sinisegundahan ng Diyos yung decision ng church. Now, kung yung church nag-accept sa membership, nagbabaptize ng sobrang indiscriminately, ibig sabihin, binabaliwala nila yung salita ng Diyos. Na sinasabi ng Diyos, hindi na mabigat yung baptism. Kaya dapat mabigat yung entrance saka exit sa church. Hindi basta-basta magpapasok by baptism, hindi agad-agad nag-excommunicate, magpapalabas sa local church. So ito yung issue, napakabigat niya. Kasi sinabi, kapag nagpapasok yung church, sinasabi nila, we declare that you have been forgiven by God and God says you are now His son. So hindi dapat basta-basta. Tapos kapag nag-communicate, kinoconfess na hindi ka talaga Kristiyano. Hindi ka nag-repent, hindi ka talaga Kristiyano, excommunicated. At kinakasihan yun ng Diyos. Sinabi ng Diyos, yes, I agree. Now, kung sinabi na whatever we do on earth as a church, entrance exit, is happening in heaven, napakabigat nun. Dapat hindi basta-basta na ginagawa itong usapin ng baptism. Now, baptism and the church. Sa Matthew 28:18-20, sino ay inutusan ni Jesus na to go and make disciples? Sino inutusan ni Jesus, go and make disciples? Mga apostles yon, yung mga kasama niya na before. At yung mga apostles ay mga foundation ng church. Sinabi sa Book of Revelation, sinabi yan sa Book of Ephesians. The prophets and the apostles are the foundations of the church. Ibig sabihin, sila yung pasimula. Kung doon nagsimula yung mga mananampalataya at yung iglesia ng mga mananampalataya. So, kung sila yon, ibig sabihin, ang utos na ito ng go therefore, baptize, make disciples, yan ay para sa church. Ito isang church-directed mandate. Hindi ito directed sa individual lang na Kristiyano, hindi pwede mag-baptize yung gusto mo lang. May nakausap ka, binaptize mo na. Hindi pwede yun, di ba? Bilang isang individual na mananampalataya. Bakit? Kasi ito isang obligation to ng church. At doon sa church, ang pinaka nagbabaptize, nag-officiate, at nag-administer noon ay yung mga local church pastors niya. Yung pastors ng
church because they are the formal representatives ng church. Sila yung nasa position sa local church. So, sino may karapatan na magbaptize? Local church. Sino yung pinagbabaptize ng local church? Pastors. Sino may karapatan magbaptize? Local church. Sila lang, wala nang iba. At sino yung pinagbabaptize, official na baptizer ng local church, yun ay mga pastor. So, pwede nyo makita yan sa Matthew 18:18 din at 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Ang implication nito, ang mga individuals, maging mga para-churches at fellowship, sila ng mga hindi local church. They do not have the blessing of Christ to baptize. Kung yan, may Bible study group, hindi sila pwede mag-baptize. Yung Philippine Bible Society, para-church yun, hindi sila pwede mag-baptize. Kahit anong grupo, basta hindi sila local church, hindi sila inutusan ni Jesus na magbautismo. Kahit individual, kahit sikat pa na celebrity preacher, mag-isa ka lang, hindi ko pa yung mag-baptize. Ang magbabaptize ay yung sa authority ng local church. Ephesians chapter 4, verse 4 hanggang 6, we have one body, one spirit, one Lord, one faith, and one baptism. So notice na yung relation ng body to faith and baptism. Para sa bautismo, para ito ay maging tama, it needs to be officiated by a church that holds the true gospel. We have one faith, one Lord, one baptism. Yung one baptism na yon ay may one gospel. Iisa yung ebanghelyo nila. Dapat tama yung ebanghelyo para maituring iyon na tamang bautismo. Kaya kahit na Trinitarian pa yung ibang mga churches, if they do not have the true gospel, their baptism are invalid. Kanyari, Roman Catholic Church, Trinitarian sila. Pero tama ba yung gospel ng Roman Catholic Church? No. Hindi. So therefore, yung baptism nila ay hindi valid. Hindi sila kasama dun sa one faith. Hindi sila kasama dun sa one baptism. So baptism also proclaims, in terms of the church, united brotherhood of all the baptized. Sinasama na, kapatid ka na namin, iisa na tayong katawan, iisa na tayong iglesia, iisa na tayo na kabilang kay Jesus. There's universal brotherhood doon sa mga binautisman. Iisa na sila lahat. Magkakaiba tayo, hindi tayo magkakilala. Kung ikaw ay Kristiyano at binautisman kay Jesus, iisa tayo. Taga-ibang bansa ka, sa ebanghelyo tayo magkaisa. So yun ang kaya merong unity. Sa Galatians chapter 3, verse 26 to 28, it tells us that the New Testament does not accept these two. Ito yung hindi normal. These two abnormalities. The New Testament church does not accept these two abnormalities. Number one, an unbeliever being baptized. Hindi binabautismahan yung hindi mananampalataya. And number two, a believer but unbaptized. So hindi, ito yung mga abnormal circumstances. Hindi dapat binabautismahan ng hindi mananampalataya at hindi dapat nananatili na hindi binautismahan yung mga kung nagpapahayag siya na Kristiyano. Now, medyo magaan na lang to sa last, yung mode of baptism. Magaan na lang to dahil usapin to kung wisik ba o lubog. Wisik ba o lubog. Mode of baptism. Ang position natin ay, kaya kasi mas magaan to kasi hindi po kasing same sense ng relevance dun sa mga nauna. Mas relevant lahat ng nauna. Ito na yung pinaka, kung tatawaging may secondary, ito na yon. Sa mode of baptism. Ang usapin ng mode ay paano gagawin yung baptism. So, ang position natin, ito yung immersion, ilulubog sa tubig, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Yung word na baptize, it means to immerse, and take note, may ibang mga Greek words para sa salitang sprinkling at pouring, pero hindi yun ginamit sa New Testament. May ibang mga words, they're available Greek words, pero hindi yun ginamit ng mga New Testament authors. At maraming mga passages, they are intimating immersion. Kaya usapin to na malaki kasi walang diretsong sinabi na lubog. Sa walang sinabing diretso na wisik. Kaya siya issue. Kasi kung merong diretso, tapos na yung usapan. Pero kasi, kaya ang mga verses na to, they are intimations, mga
pa-hiwatig ba? Ayan. Kunyari, sa John chapter 3, nung si John the Baptist nagbabaptize siya, doon siya sa maraming tubig. Doon siya sa river pumunta. So, syempre, ganun din nung si Jesus, nung nagsalita yung Diyos Ama, saka nagpakita yung banal na spirito, ang sinabi, nung umahon siya sa tubig. Intimation yun na lubog yung ginagawa. Pero kasi, sa mga pedobap, pwede kasi lang isipin na umahon si Jesus mula sa tubig. Ibig lang sabihin, nakatayo lang siya, tapos pumunta siya sa pangpang. Pwede ganun nila ma-understand. So, pwede. Hindi ko alam. Wala naman sinabi sa text. Pero, yung intimation ang tinitignan natin. Sa Acts chapter 8, ito yung eunuch na kay Philip. Ang sinabi ng eunuch, oh, may tubig dyan. Bakit hindi yung pa-bautismoan? So, again, intimation yon na kailangan ng maraming tubig. Hindi kaunting tubig, hindi isang konti lang. Pwede na to. Kailangan ng maraming tubig para mabautismoan siya. Again, intimation yon, kasi kailangan ng maraming tubig. Pero ayaw naman natin makipag-argue sa mode of baptism para sa maraming tubig, konting tubig. Napaka, kaya mas mababaw siya na usapin kaysa sa iba. Hindi ito yung pinaka-main. Tapos sa Romans 6 at Colossians 2, ano yung ibig sabihin ng baptism? Yung ano ba, picture ba ng baptism? Sinabi, katulad ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng muli ni Jesus. So very big intimation yun na merong symbolism ng death, burial, at resurrection ni Jesus, yon. Pero again, hindi siya direct na sinabi na lubog. So, the debate continues. Diretso. Sabi ni Samuel Dron, baptism literally means to immerse and figuratively to overwhelm. Baptism points to our being completely and spiritually immersed into Christ and overwhelmed by the Spirit. So, historically speaking, sa early church, nagsimula, ay, hindi kasi yung early church sa Bible, ha? Early church, pagkatapos ng Bible. Doon nagsimula na nagkaroon na ng infant baptism, sprinkling, at yung immersion, take note, ito pa yung bago. Ito pa yung na-recover lang nung 17th century na. So, ibig sabihin, isipin nyo, kahit yung mga reformers, bago yung 17th century, lahat sila ang default, 'di ba ngayon sa nung lumaki tayo, ang default position natin lubog. Default. Isipin niyo sa panahon nila ang default position nila wisik. Sobrang bago sa kanila yung lubog. Napaka-controversial sa ano yung lubog? Hindi sa culture nila hindi yun acceptable. Sila Calvin, ano yan? Nagbabaptize ng baby. Sila Luther nagbabaptize ng baby. Sila Zwingli nagbabaptize ng baby. Yung mga Puritans na gustong-gusto natin, baptize ng baby. puro sprinkle sila lahat. Nagsimula lang yan ulit, later on, nung na-recover ito, nung sa mga separatists. Doon nagsimula yung mga Baptists. Nagsimula sila sa mga separatists nung 17th century. So isipin yun, mula after early church hanggang sa time na to, yun yung normal. Kaya napaka-controversial niya na bagong-bago yung usapin ng paglubog. But its importance is that it is a beautiful illustration of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 6, let me read yung isa. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Baptism, death. Baptism, death. We were buried, therefore, with him by baptism into death. Baptism, burial. Baptism, burial. In order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So, yung illustration ni Apostle Paul regarding sanctification ay pinag-usapan niya yung kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ni Jesus at yung illustration nun sa baptism. So, sige, stop muna tayo sa baptism. Question and answer muna tayo after diretso tayo sa Lord's Supper. Question sa usapin ng baptism. Lalo na kapag sa usapin ng covenanting, may mga ibabaptize. So, pwedeng mga may confusion pa. Sige. Sige po. Questions regarding baptism.
Wala. Sige. Sige. Ay, hello. Hello. Sound test. Si Paul. Sound, sound. Okay. May pala. Oh. Hello. Sound. Okay. Pastor, tanong ko lang po. Yung sa history ba ng practice nila ng sprinkling, meron ba yung implication sa history or sa nung pamumuhay nila nung before? Ayo. Sige, tuloy mo muna. Kasi 'di ba meron tayong tinatawag na yung church guide na didache. Nakalagay kasi sa didache yung practice nila na primarily ang baptism ay immersion. So pero meron tong nakalagay din na kung walang malapit, pwede kang yung basta may available na tubig. So mayroon bang historical implication yung wisik-wisik na baptism? Salamat. So very good question 'yon na syempre yung mga practices natin, may mga pinanggalingan 'yan at naging root ba bago naging established sila ng mga practices. Palaging ganon. Kailangan magandang makita natin bakit nga ba namin ginagawa to ngayon. So isa sa mga thank you Paul sa doon sa didache. Huwag kayong matakot doon sa mga ano ha. Sa mga early writings na hindi scripture ha. May benefit pa rin sila. Mayroon yung didache. So maganda 'yon kasi sinabi doon na alternative lang yung sprinkling in very rare circumstances kung saan walang sapat na tubig para ilubog, magiging allowable, according to them, yung sprinkling sa mga extreme cases. So, kumbaga ganun yung ginawa nilang guideline. Kung may ganun na nangyari, edi sprinkle na lang muna. Better than none. Kumbaga, mas maigi na wisikan, konting tubig, kung wala talaga, kaysa sa hindi siya bautisman, patagalin na walang bautismo. So, ibig sabihin, yung exception to the rule sa normative, later on ay naging normative. Dapat yun yung hindi normal, pero again, maraming historical events na nangyari, katulad nung pagiging Christianized ng Rome, at kung Kristiyano na lahat ng citizens, yung mga anak nila kailangang bautismahan from birth, edi sprinkle lahat. Hindi nilulubog yung baby. So, ini-sprinkle na. Tapos, yung scarcity din ng tubig, pwedeng providential reason kung bakit nila ginawa yon. So, magandang observation yon kasi totoo na yung minsan yung mga peripheral, yun yung nagiging normative as time passes by. Tapos, yun na yung nagiging normal. Pero, gusto ko lang i-clarify ha, sa mga Presbyterian, hindi po lahat wisik. Kung gusto nung adult na naging convert na ilubog siya, okay lang din sa kanila. Kumaga sa kanila, either or. Pero ang sinasabi lang nila, legitimate option ng sprinkling. Yun na, legitimate option. At mas convenient din nila. Follow up, Paul. Sige po, other questions? Sige. Ano pa? Mia, tama? Mia po. Ano lang, parang situational. If ever, ay nabanggit niyo po kanina yung about sa ano ngayon? Disco, ano yun? Excommunication? Excommunication. Okay. What if may ano po, excommunication. Tapos ano po, ano po ulit, kumbaga nakita po na nag-repent, paano po yung process nun? If ever na-baptize siya, ibabaptize po ulit yon, pa ganun po ba? Okay, thank you. Ano yan, napaka masyadong matinik. So, napaka komplikado niya. Ang answer doon sa specific situation na yon ay hindi na. Hindi na ibabaptize. Dahil kung tatanggapin siya sa membership, kinikilala na believe Kristiyano siya. So, ang mahirap lang doon sa church ay kung paano i-evaluate na Kristiyano ba siya dati nung binaptize namin siya or naging Kristiyano lang siya later on. So, I think doon magkakaroon ng difference ng opinion. Pero kung alam mo yon, hindi siya nagsisi, tumaligo siya naalala niyo na hindi ko dapat 'to ginagawa kasi yun ang purpose ng excommunication eh. They were handed over to Satan to save their souls. Para sa maalala nila, hindi ko pala kaya na wala yung
kaparaanan ng biyaya. Hindi ko pala kaya na walang Lord's table, walang discipline, hindi ko pala kaya na walang means of grace. So, at we withheld lahat yun eh, kapag in-excommunicate na. So, kung siya ay naging, siya ay Kristiyano na, na nakita ng iglesia, pag in-accept siya, hindi na kailangan i-baptize. Kung pinaniniwalaan na Kristiyano na siya before, naging matigas lang talaga siya later on. So, medyo komplikado yun kung naging evaluation ng church ay hindi talaga siya convert at na-convert lang siya midway nung usapin na yun. So, pero normally, hindi na. Hindi na siya binabaptize. Kasi masyadong hair splitting na yun eh. Kapag nangyari na, tingin ko, kaya ka lang bumalik kasi kaya ngayon ka lang naligtas. Medyo hair splitting na yun. Kailangan yung church maging very, 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 very careful at hindi mabilis mag-desisyon sa ganung usapin. Saka yung pag na-excommunicate tapos tatanggapin ulit, medyo mas prolonged period siya dapat. Hindi siya kasing same nung acceptance sa bagong convert. Kasi merong previous scenario na na-deny yung biyaya ng Diyos. Follow up. Okay, okay. Other questions po? Ay, sige. Ano po, what if follow up lang po sa question ni Ate Mia. Kasi most of us, diba, galing sa charismatic churches. What if na-baptize po sa, ayun, kunyari sa G12, gano'n, na-baptize, then, ayun, i-baptize pa rin po ba? Okay, yeah. Magandang question yan dahil sa covenanting, magkakaroon ng baptism para sa mga unbaptized. Ang question ay yung mga binautismon ba sa previous church ay kailangan bautismon pa ulit? Ang answer ay depende kung Kristiyano ka na nung binautismohan ka. Kasi ang kailangang mangyari ay Kristiyano na saka binautismohan. So kung you believe na Kristiyano na kayo nung binautismohan kayo, pagdating ng covenanting, hindi na kailangan bautismohan ulit. Kasi binabautismohan lang kung nakita na invalid yung baptism. Walang rebaptism. Walang rebaptism. Yung baptism ay ginagawa kung hindi totoo yung baptism previously na nangyari. So, kung nasa dati kayong church pero nakakilala kayo sa Panginoon, doon kayo naligtas, doon kayo na-convert, no problem, di na kailangan i-baptize ulit. You remember na despite the imperfection ng faith ko dati at ng church namin dati, dineklara pa rin ako ng Diyos na Kristiyano. Biyaya yon. Hindi mo kailangan maging perfect church para maging perfect yung baptism. Walang perfect na gano'n. Follow up. Okay. Sino po ang next? Sige, Paul ulit. Sige. Follow up po dun, Pastor. So, pwede ba nating isipin na kasi ang requirement natin sa true, sa para masabi natin na tama yung baptism ay una, Trinitarian. Pangalawa is true gospel. So, dahil hindi na i-re-baptize, so, ang naisip ko na implication is, are we saying na true gospel yung meron sa G12? Yung ganon. So, para for the benefit lang na. Salamat. Ayan. Sinasabi ba natin na tama yung ebanghelyo dun sa iglesia na kinabibilangan dati kung tatanggapin natin yung baptism nila? Kung naging Kristiyano ka doon, yes. Kung doon ka nakakilala, doon mo naintindihan kahit yung bare minimum ng gospel, yes. Kasi hindi ka naman magiging Kristiyano kung walang kahit bare minimum ng gospel doon eh. Kung yung kahit na, alam mo yung punong-puno ng lies, punong-puno ng error, kuya si Martin Luther, nandun siya, pero nagbabasa siya siyempre. Pero ang dami pa rin ng mga error, pero ang nangyari noon ay naging Kristiyano siya later on. So, while not saying na very dangerous yung mga pinanggalingan, ay hindi rin sinasabi na kailangan mo i-rebaptize hanggat hindi perfect yung church na nagbaptize sa'yo. Hindi kailangan. Ang total denial ay kapag yung sa Roman Catholic Church na anti, yung doctrinally speaking, anti-justification talaga, naniniwala ka sa justification, anathema ka. Position yun ng Roman Catholic Church. Or, ang pinanggalingan na church ay hindi Trinitarian. Talagang sinasabi nila by paper, by document, na we do not believe in the Trinity. We believe the Father is the Son
and the Son is the Spirit. Yun ang hindi tinatanggap ng mga, kunyari, oneness Pentecostal. Hindi tinatanggap, kunyari, sa mga cults. Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, hindi tinatanggap yung baptism doon. Pero even sa mga, at mga churches na may basic minimum, bare minimum na gospel, ganun ka mapagbiyaya yung Diyos. Ganun ako. Isipin nyo, paano ka naging Kristiyano sa ganun? Paano? Biyaya lang. Soberanong biyaya lang ng Diyos. Follow up, Paul. Other questions po? Sa baptism. Ano, Pas? Sa akin lang, Pas. May na-encounter kasi akong verses, Pas, tulad sa Mark. Mark. Wala ko kasi nahanap. Ayan. Mark 10, Pas. Mark 10 verses 38-39. Ito yung request, Pas, nila James and John na regarding sa ano, na ano yung igagrant sa kanila kung sino yung uupo sa right or sa left. May sinabi si Christ dun, Pas, sa verse 38, Mark 10 verse 38 na. But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink? Or, ito yung question, Pas, to be baptized with the baptism with which I am baptized." Bali, yung question, Pas, is, yung baptism ba ni Christ, Pas, is different sa baptism ng mga disciples at sa atin. Yun lang, Pas. Okay, thank you. Akala ko, pero papawisa lang. Oh, ano ang sagutin to? sige. Yung baptism ba ni Jesus ay iba sa baptism natin? Yes. Yung baptism ni John the Baptist ay iba sa baptism ng mga ng Matthew 28. Magkaiba sila. Yung baptism ni John the Baptist ay transitionary. Nasa transition period pa lang, Old Covenant, papunta ng New Covenant. Si John the Baptist yung nasa gitna. Papunta mula Old Covenant, papuntang New Covenant. So yung baptism, kaya isipin nyo yung mga binaptize na mga disciples si John the Baptist, binaptize ulit. Later sa Acts. Pag binasin yung Book of Acts, binaptismoan ulit sila. Bakit? Kasi iba yun. Iba yung baptism. So yung baptism ni Jesus under kay John the Baptist ay transition, pero mas special yung kay Jesus. Bakit kailangan baptismoan ni Jesus kung wala naman siyang kasalanan? Bakit kailangan baptismoan ni Jesus? Sabi doon sa John chapter, Matthew chapter 3, hayaan mo na for us to do, fulfill all righteousness para magawa natin lahat. So yung sabihin, in a sense, napakahirap nitong tanggapin, pero in a sense, even yung imperfect repentance natin ay ginawa ni Jesus during that baptism. Nag-repent ba si Jesus? Literally, humingi siya ng tawad sa Diyos? Hindi. Pero through that baptism, baptism ng repentance yun. Sige. Wala. Kung yung Old Testament ay yung kay John the Baptist, yes. Pero yung previous pa, wala. Kaya transitionary yung kay John the Baptist na event. Ang meron sa kanila, mga washing. Pero wala. So, yung kay Jesus ay special dahil yun ay saving. Part yun ng fulfillment niya, part yun ng sacrifice niya. Pagpapakumbaba, wala siyang kasalanan. Bakit siyang papakumbaba ng ganun? Part yun ng pagpapakita na inaako niya yung kasalanan ng iba. Inaako ko yung kasalanan ng iba. Hindi dapat ako magsisi. Sila dapat yun. Pero bakit? Inaamin niya na meron siyang kasalanan na dadalhin. Na hindi sa kanya. Katwiran yun. Para sa mga believers, katwiran ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay matuwid. So yung repentance natin, your repentance does not need to be perfect. Dahil may perfect na gumawa nun sa baptism ng Panginoong Jesus. So, special yung baptism ni Jesus. Hindi siya katulad natin. Other questions? Ay, follow up, Hermar. Ah. Yung different? Ah, okay. Other questions po? Joel. Yung sa ceremonial washing po ba nung Old Testament, parang gets na ba nung mga tinipreachan ni John the Baptist nung sinabihan niyang repent and be baptized? Parang na-gets na ba nila na
parang in a sense, may idea na lang sila kung ano yung tinutukoy ni John about repentance and baptism. Yes, ayun. Thank you, Joel. Yes, so lahat ng ginagawa sa New Testament ay meron ng Old Testament context na ginagawa. So yung paghuhugas na yon, may context na yon. Kaya pansinin nyo, nung lumapit yung mga tao kay John the Baptist, nagtatanong sila kung anong dapat nila gawin. Yung mga sundalo, ano pong dapat namin gawin? Sabi niya, gawin niyo yung trabaho niyo nang wala kayong kinukutungan. So, yung mga tax collector, ano pong kailangan namin gawin? So may mga sense sila na itong gagawin namin ay may kinalaman sa buhay namin at sa mga kasalanan namin. So meron sense yun na, may sense yun na renewal to ng covenant namin sa Diyos bilang old covenant people of God kasi wala pa yun si Jesus nun eh. So bilang old covenant people of God, renewal namin ito sa Diyos, kailangan naming pagsisihan yung mga kasalanan namin at manumbalik kami sa Diyos ng tipan namin. So yes, they already have an understanding background doon sa gagawin ni John the Baptist at magkasama palagi, repent and be baptized. Repent and be baptized. Sige. Pero po pagdating sa ceremonial washing, wala pong kinalaman sa repentance po yun. Or, bawa, parang nilulubog ba sila noon? Parang hinahanap ko lang po yung link na yung idea na in the Old Testament, yung washing nila is nilulubog din ba? It has something to do with repentance of sins, yung ceremonial washing nila. Okay. Na kaya nung nag-preach si John the Baptist, gets din nila. Na pa kahit yung mga Pharisees yata, gusto rin nilang makibaptize. Parang ganun po yata. Two-part yung question mo. Sa mode. Sa pangalawa, kung paano nila maintindihan yon. Sa mode, kaya ito yung point ng mga Presbyterian. Kasi wala namang lubog sa Old Testament. Talagang wash lang. So iniisip nila, pagdating kay John the Baptist, wash din. Yes, wash din. Sa New Testament, wash din. Kasi sinasabi nila na walang naging drastic difference. Yun ang sinasabi nila. So again, hindi naman yun ang pinaka-point natin sa mode, pero pwede yung pag-aralan yun at pag-isipan. Sa pangalawa, meron ba sila dapat na view na kapag ginagawa namin itong washing sa Old Testament ay may corroborating repentance at faith? Dapat. Talagang, yun yung point ng yung ceremony ay hindi ceremony lang. Ang point ng ceremony ay ibalik sila sa Diyos. Ibalik sila sa pagsisisi nila sa Diyos, makita nila yung covenant faithfulness ng Diyos. Ang dami nilang kasalanan bilang bansa, bilang bayan. Ba't sila pinapatawad? Para saan to? Para sa kanila. So, kung wala silang context noon, yun yung mga times na nakalimutan nila. Pero, as a nation, kailangan embedded sa kanila yun. Kaya pag transition nila sa New Testament, dapat alam nila, actually alam nila, kaya sila nagtatanong, what should we do? What should we do? Yun muna. So, hindi ko ipipilit yung sa mode. Pag-usapan natin yan. Other question, last na muna, tas diretso tayo sa Lord's Supper. Last question. Pas na tanong ko na to dati, pero siguro para sa clarification lang din sa iba. Kasi sa Baptist, ang ina-approve natin is dapat confession. Baptized. So, when it comes sa Presbyterian, yung kanilang binabaptize ng bata without without ability to confess that they are Christian, masasabi ba natin na valid or they sinned? Because parang kumbaga may tendency pa rin na yung bata, like for example yung katulad ng ginagawa ng Catholic, Roman Catholic, na lahat dumadaan sa ganong baptismal or baptism, in the end nagiging masamang tao or nagiging sila. So doon po ba is na masasabi natin na yuyurakan nila yung pagkatao ng naruyurakan nila yung Diyos sa ganong katuruan. Yun lang po yung question. Thank you. Ang answer doon ay yes. From our vantage point at sa how we understand the scripture, kaya malaki siyang usapin eh. Kasi if you will look at it essentially,
nagkakasala yung mga Presbyterian dahil binabaptize nila yung hindi Kristiyano. At sa mga Presbyterian, nagkakasala din tayo. Pananaw nila. Kasi hindi natin binabautismoan yung mga bata. So, kaya hindi siya parang mababaw na usapin. Mabigat siya usapin kasi sin issue siya. Sin issue siya. So, kasalanan para sa atin, how we understand scripture, na binabautismoan yung mga hindi regenerate, hindi nagko-confess ng faith, whether or not maging Christian sila or hindi. Whether or not, ang question ay dapat bang binabautismoan yung hindi consensus na nananampalataya sa ebanghelyo. So whether lumaki sila, manampalataya sila or not, ang tanong, dapat ba silang binautismoan at that moment? And from our vantage point, no. Hindi dapat. Dapat sila ay may kamalayan at merong pagpapahayag doon sa usapin ng ebanghelyo. Sige, diretso po tayo ngayon. Very briefly lang itong regarding sa Lord's Table. So, tatlo. Una yung relevance ng Lord's Supper. Pangalawa, ano yung unworthy sa pagpapartake ng Lord's Supper? Pangatlo, mga ilang mga practical na lang na mga usapin. So una, bakit importante yung Lord's Supper? Threefold yung importance niya. Dahil una, may inaalala tayo sa nakalipas. Pangalawa, may pinagdiriwang tayo sa kasalukuyan. At pangatlo, meron tayong inaasahan sa hinaharap. So sa Lord's Table, importante siya because of past, present, and future. At yung past, present, and future, it's all about the Lord Jesus Christ. Sa bautismo, sa banal na hapag, inaalala natin sa kasaysayan na may anak ng Diyos na nagkatawang tao at namatay. Binigay niya yung katawan niya at dugo niya para sa mga mananampalataya. Di ba sinabi ni Jesus, 1 Corinthians 11, kinote ni Apostle Paul yung sinabi ni Jesus sa Last Supper, and we had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So ano yung body na yon? Sinakripisyo niya yung sarili niya. In the same way, he also took the cup after supper saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often you drink it in remembrance of me. Yung tinapay at alak ay katawan at dugo ni Jesus na pagpapaalala, yung katawan niya ay inalay niya. At yung dugo niya ay inalay niya bilang katubusan sa mga makasalanan. So it brings yung tinapay at alak, it should bring us back to the cross. It should bring us back to the cross. So the sacrificial death, atoning death of the Lord Jesus Christ. Pero hindi lang siya inaalala yung nakalipas, may pinagdiriwang din sa kasalukuyan. Because sa kasalukuyan, merong present communion with Christ at present participation sa gospel blessings. Hindi ito yung position ng, hindi ko na inisa-isa eh, kasi haba to eh. Hindi ito memorya lang, inaalala namin, kundi ngayon mismo kasama nyo si Jesus kapag nagpa-partake kayo ng Lord's Table. Dun sa hapag, hindi ito mga alagad ni Jesus na nagsasalo-salo na sila lang, wala yung Panginoon nila, kung hindi, habang nagsasalo-salo sila, kasama na si Jesus, spiritually speaking. Anong sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 28? Nung inutusan niya sila sa kanilang corporate mandates, sinabi ni Jesus, and I am with you always unto the end of the age. Umalis si Jesus, pero sabi niya, kasama niyo ako. Kailan nila kasama si Jesus? Kapag ginagawa nila yung worship, pag ginagawa nila yung go, baptize, teach them, sa mga pagkakataon na yon, kasama nila si Jesus. Sa church discipline, ano yun? Church context din yun, sa Matthew chapter 18. Whether two or three are gathered in my name, I am with them. Pag ginagawa yung sacrament at ginagawa yung mandates ng church, kasama yung Panginoong Jesus. So, 1 Corinthians 10, 16 to 17, the cup of blessing that we bless, is this not a participation in the blood of Christ? Yung participation, pwede yung i-translate as fellowship. Is this not a fellowship in the blood of Christ? The bread we break, is it not a fellowship in the body of Christ?
because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Dito sa usapin ng pagpapartake ng tinapay at alak, ito ay sacred communion. Kesa Roman Catholic Church, communion ang tawag, di ba? Ngayon, communion, pakikipag-niig, pakikipag-fellowship. Kasi mas mabigat pa yung communion sa fellowship eh. So this is weightier, this is more glorious kind of fellowship. May pakikipag-fellowship kay Jesus na siyang nag-alay ng dugo sa nakaraan at kasama na nila sa kasalukuyan. That's why, bakit kailangan mag-repent yung mga magpapartake ng Lord's Table? Bakit? Ba't kailangan ng faith at repentance? Kasi kasama nyo si Jesus during that time. Hindi nyo lang, inaalala namin si Jesus, wala siya dito, pero inaalala namin siya. Hindi, sa kalagitnaan, nandun siya. Andun siya. Hindi katawan, hindi physically, second coming pa yon, pero spiritually speaking, mystically speaking, andun yung Panginoong Jesucristo. So without repentance and faith, this high fellowship with Jesus is treated with irreverence. Kapag hindi nagsisisi, nagpapartake, sinasabi, pwede ako makisama sa hapag ni Jesus nang hindi ako nagsisisi sa kasalanan. Pwede akong kumain nung netong mga bread and wine nang hindi ako nananampalataya doon sa kasama namin sa hapag. So yung hapag na yon ay hapag ng mga Kristiyano kasama ang Panginoon nila. Doon sa pagsasalo-salo. This is a celebration, it's a feast. Pista yun. Na nagsasalo-salo kami doon sa Ebanghelyo. And hindi lang ito past, cross, present, communion, kundi future din, expectation. Doon sa Lord's Supper, ina-anticipate na darating bodily si Jesus at mangyayari yung more glorious feast sa pagdating ng Panginoong Jesus. 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death, ang sinabi, until He comes. Gagawin namin to hanggat dumating siya. In short, backward looking, present looking, and forward looking. Yung usapin ng Lord's Supper. Gagawin namin to hanggat dumating siya. Nakatingin din kami sa pagdating nung pinagdiriwang namin ng Panginoon. Matthew 26. Napaka-ano nito. Napaka-ganda. Sa Matthew 26, sabi ni Jesus, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Sabi ni Jesus, hindi ako iinom nito. Nitong bunga ng prutas na to, yung wine. Until sa pagdating ng kaharian ng Ama ko. Sinabi ni Jesus, siya yung magpipigil. Pagdating niya, magsasalo-salo tayo lahat. Mga mananampalataya, isang mas malaking pagdiriwang dahil kaluwalhatian na eh, glory. Kumbaga, itong Lord's Supper, totoo, means of grace, pinapaalala sa atin yung kamatayan ni Jesus, pero forward-looking din siya kasi fino-foreshadow niya yung gagawin natin sa hinaharap. Pinipicture niya na glorious na to, mas maluwalhati. Kumbaga, ano to? Ayaw kong sabihin to kasi parang ma-irreverent, pero practice. Ano to? Ginagawa natin to by faith. Tapos pagdating nung gagawin natin to by sight. Maluwalhati. Anticipation to. Gagawin natin to sa walang hanggan. Mas maluwalhati na pakikisalo sa hapag ng hari. So anong point? The Lord's Supper ends at the second coming since faith will be sight and the fullness of glory will be experienced bodily and soul as intimated in the temporary sacrament. Temporary lang itong sacrament. Pagdating ng Panginoon Jesus, wala ng baptism, wala ng Lord's Table. Kasi andun na yung glory. Andun na yung kaluwalhatian. So, ano yung sinasabi? Sino yung sinasabi na unworthy na magpartake ng Lord's Supper? Yung passage ay 1 Corinthians 11:27 to 32. Sinabi doon na may unworthy, di ba? So, gusto kong i-clarify na yung unworthy sa passage na to ay hindi tungkol sa mga tao. Kung hindi sa paraan kung paano pinapartake.
verse 27, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord, look, in an unworthy manner. Hindi sinabi na may unworthy person, sinabi unworthy yung paraan ng pagpapartake. Will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Malaking issue to sa 1 Corinthians kasi issue nila yung binabastos nila yung Lord's Supper, di ba? Yung mga mayayaman, nauuna ng kumain. Tapos yung mga mahihirap na later dumadating kasi nagtatrabaho pa sila, slave yung iba doon. Irreverent na yung ginagawa nila. Sinabi nila, kung ginagawa yung parang kainan lang, totoong, ano yan, kainan lang yung Lord's Supper, sabi ni Paul, gawin nyo na sa bahay nyo yan. Huwag nyo na yung pagmalaki na meron kayong pagkain. So, itong problem ng Corinthians ay binabastos nila yung Lord's table by bragging their ano economic status. So, isa rin yung sa usapin nito. Unworthy yung manner nila kasi nawawala yung weight, nawawala yung bigat ng Lord's Supper. So, ano yung unworthy manner? Kapag walang galang, kapag walang pagsisisi, kapag walang pananampalataya. Ito yung unworthy manner. In short, sila na may paggalang, sila na may pagsisisi, at sila na nananampalataya, yun ay worthy manner. Kung papa, yun yung normal dapat na disposition ng puso pag nagpapartake ng Lord's table. Pag nagpapartake ng Lord's table at mataas ang tingin mo dito, hindi to normal na tinapay at alak. Kristo to. Ebanghelyo to. Kapatawaran to. Ito mismo yung pagpapaalala sa akin na hindi babalihin ng Diyos yung pangako niya sa kaligtasan. Yun yun, yung tinapay at alak na yun. Hindi siya, hindi ito yung tinapay na kinain mo nung umaga. Iba to. Hindi ito yung alak na ininom nyo nung gabi. Iba to. This is different. This bread and wine are weighty. These are, sinasabi rin, these are tangible gospel. Nahawakang ebanghelyo. Ito yung literal na nahawakan. Kasi yung faith natin, mahina. Yung faith natin, mahina. Kailangan natin ng nakikita at nahawakan bilang pangtulong sa pananampalataya natin. So isipin nyo, nag-provide yung Diyos ng nakikita at nahawakan through baptism and Lord's table. Pero itong mga ginawa ng Diyos, hindi extraordinary. Ordinaryong tubig, ordinaryong alak, ordinaryong tinapay. You need faith to believe. You need faith. Hindi ito extraordinary na naging dalawa yung buwan. Oh, maniwala ako sa Diyos. Hindi ito yung sobrang grabe na may cancer ako, biglang totally kinamagan, nawala, sa ako maniniwala. No. Ang means of grace para manampalataya, lumagoy pananampalataya ay sa ordinaryo. You need faith na makita na hindi pala to ordinaryo, iba pala to. This is different. This is not ordinary. So yun yung worthy manner. Makikita mo yung hindi nakikita kung walang pananampalataya. Yung makita mo yung ebanghelyo sa tinapay, makita mo yung ebanghelyo sa alak, makita mo yung ebanghelyo sa tubig, in which sa unbelievers, wala lang yun. Ano ginagawa nyo? Di ba nung Catholic, pinaglalaruan pa ngayon, Ostia eh. Kasi wala lang yun. Hindi nga naiintindihan. Wala lang. Binibiro-biro pa o dumikit sa alang-ala. Bakit? Kasi wala lang eh. It's nonsense. Walang bearing, walang faith that corroborates yon. Pero sa usapin nito, dapat meron na inyong worthy. So, partakers who take the table lightly are judged and disciplined by the Lord. Di ba may nagkakasakit, may namamatay doon sa Corinthian church. So, implication nito, sila ng mga hindi binautismohan, hindi mga Kristiyano, at hindi member ng local church, ay hindi suited to partake of the table. Hindi Kristiyano, hindi baptized, hindi miyembro, ay are unsuited to be partakers of the table. Ibig sabihin, hindi lang yung baptism yung ginagwardyahan, pati yung Lord's table ginagwardyahan. May nangyari sa Geneva, kala Calvin, dahil sa Geneva, si John Calvin yung pastor, isa siya sa mga pastor, at may mga tinatawag na libertines. Sila yung mga salaula, binabastos yung Christianity. Pero dahil member sila ng church, dahil yung church ay buong syudad, gusto nila mag-partake ng Lord's table. Tapos sabi ni Calvin, no. My hands you may cut off. My body you may kill. But you will not defile the table of my God. Ay, ni Calvin, hindi niya hinayaan. Patayin niyo kung gusto niyo. Hindi ko kaya hayaan mag-partake sa table na to.
Kasi yung mga taong yun, talagang walang pakialam. Pero dahil member sila ng society, mataas ang posisyon nila sa society, gusto nilang magpartake nung table na yon. And that's an unworthy manner. Sabi ni Calvin, no, over my dead body, you will not defile the glorious sacrament of my God. Katawan to ng Panginoon, ebanghelyo to, hindi nyo to pwedeng bastusin. So sino yung mga worthy? Mga repentant. Mga nagsisisi. May isang Presbyterian church, nakalimutan ko na yung pangalan, naglo-lodge table sila sa history to, may isang babae na ayaw niya magpartake. Umiiyak siya. Ayaw niya magpartake. Sabi nung pastor, take this! This is for sinners! So usapin mo yun, sising-sisi siya, basag na basag siya sa kasalanan niya, kaya ayaw niya magpartake. Sabi ng pastor niya, ano ka ba? Para nga to sa mga basag na puso, para to sa mga nagsisisi. Take it! Forgiveness, ito yung pagpapakita na pinapatawad ng Diyos yung mga makasalanan. So, see the difference? Ang hindi pwede ay hindi nagsisisi. Ang pwede ay sila ng mga nagsisisi ng mga makasalanan. Sila ng mga kailangan nila ng kapatawaran. So, lastly, table and practicals. Ngayon, sa usapin, gaano kadalas dapat yung Lord's Table? Sa ARBC, weekly kami, kada Sunday. Normally, sa ibang mga denomination, monthly. So, depende naman yun sa inyo. Pero, ang gusto ko lang na ma-bear in mind sa atin ay, kung ito ay kaparaanan ng biyaya, ito ay deklarasyon ng pinatawad ka na, ito ay pag-alala kay Jesus, ang question, why not? Yun na, why not? Bakit hindi? Bakit, kung gaano kadalas pinapakinggan yung salita ng Diyos, bakit hindi ganun kadalas ipartake? Yung tinapayat-alak na, again, I will leave that sa CRO, pero gusto ko lang yung ibigay sa inyo na what hinders us? What hinders us? Kung yung eunuch, may ano na, andyan na yung tubig, ba't di pa ako bautismohan? Eh kung may opportunity na gawin ito, bakit hindi? Now, number two, reverence. Yung bread and wine ay hindi magical, okay, by faith yan, pero sila ay means of grace as part of worship. Hindi dapat binibiro yung tinapay at alak. At hindi dapat pinaglalaroan. Hindi dapat kailangan may mataas na paggalang. May naging question before na, pagkatapos ba ng worship, pwede ba namin inumin yung alak saka yung tinapay? Oo naman. Hindi naman, wala namang magic yun eh. Pero ingatan lang natin yung puso natin na parang inaasa, oh, pagkatapos. Parang, ang nangyayari no, na bumababaw yung tingin doon sa sacrament. Dapat iiwasan yon. Iiwasan na maging mababaw yung tingin. And lastly, partakers. Kapag ba member sila ng ibang local church, pwede ba namin silang pagpartaken ng Lord's Supper? Yes. Depende sa inyo yan. Pero normally ay yes. Kung credible at covenanted local church sila, tapos nagsabi talaga beforehand, nabibisita, pwedeng i-welcome sila. Magkasama sila dun sa Lord's Table. Kasi may iba't ibang degree ng openness eh. Diba sa Roman Catholic Church, open. Kahit sino talaga. Sa mga VCF, CCF, kahit sino. Unang atin mo pa lang, hindi ka baptized, pwede ka magpartake. Pero normally, yung close na na usapin ng Lord's Supper, ang mga magpapartake ay mga members, baptize sila, at ganun din yung mga members ng ibang local church. Nakilala ng local church din. So, yun ang normally na pinagpapartake. Doon tayo nagtatapos. Question. Sige. Question, pwedeng sa baptism, pero pwede rin diretso dito sa Lord's Supper din. Questions? Praise me. Hello po, Pas. Angelic, Angelica. Ako po si Angelic. Angelic po. Okay. Magkukuha kasi kayo eh. Hindi po. Hey. Ayun. And for clarification lang po, Pas. So, kung yung isang church member po under ng church discipline, he or she can still partake the Lord's table po, no?
Okay. As long as they were repentant. Ah, okay. Ano yan? Pag sinabing under ng church discipline, ibig sabihin, hindi pa siya nag-repent. Hindi pa kinakilala ng repent. Kasi kung nag-repent na siya, dapat labas, tapos na yung church discipline. So hanggat hindi nag-a-announce yung church na kinikilala namin na credible yung repentance mo, ay hindi siya pwedeng isama sa Lord's Supper. So isa yun, parang mangyari nun ay censure, na hanggat hindi announce formally na formally na sinasabi na nag-repent siya. Sa camera. Okay pa? Kung sinabi yung church, we believe na repent na, kasi formal na, dapat isama na siya sa table. Siya ay under pa ng church discipline, dapat hindi muna. Kasi pag siya under ng church discipline, ang status niya ay hindi pa kinikilala na repentant. Ngayon, pag tapos na, repentant siya. Kasi hindi mo naman tatanggalin sa church discipline kung makita na repentant. So, we welcome na siya ulit sa table. Follow up. Okay. Other questions po? Joel? Kung follow up doon. Ano pong instance sa sa Bible na pag church discipline po, hindi siya magpa-partake nung table? Dahil po ba unworthy manner 'yon? Tama po ba? Yes. Yung unworthy manner dito ay may sense ng irreverence at kasi pag may isang mananampalataya na may continuous sinning, kasi pag church discipline, may sin siya na hindi niya pinagsisisihan. Kung pinagsisihan siya, pinagsisihan niya, walang problema. Pero kung kaya siya church discipline dahil kinikilala ng church na hindi pa siya nagre-repent. Therefore, sa 1 Corinthians chapter 11, hindi pagpapartake deliberately kung alam na hindi pa nagre-repent. Follow up ba? Okay na po, Pas. Pero ibang tanong naman okay. Po. Kung yung Lord's Supper po, nagiging offense siya para... Dahil means of grace po, na re-remind tayo na this is the gospel. Possible po ba na sa baptism din, if the believer desires to magpa-baptize siya ulit para lang ma-remind? Parang yung iba pupunta pa ng Israel, parang gano'n. Oh. Ano pong masasabi niyo po doon? Wala akong pamasahe. ang baptism ay initiating sacrament. Tapos yung Lord's Supper, yun ay continual sacrament. So yung baptism ay ginagawa lang siya once, isang beses lang. Wala tayong nakita sa scripture na binaptize ulit at nagpapaptize ulit. Pero sa Lord's Supper, sinasabi, do this as often as you do it. So merong regularity, merong pag-uulit. Sa baptism, wala. Pero sa Lord's Supper, merong repetition. Do this until he comes. Sa baptism, walang sinabi na do this until he comes. May difference yung dalawang sacrament. Follow up. Hindi po sin yun kapag nag-decide lang siya na gusto niya magpa-baptize ulit. Hindi naman po. Lalo na kung lilipat ng church, gano'n. I believe sin yun dahil mababaw yung pagtingin dun sa sacrament ng baptism. Hindi siya ginagawa casually na wala lang. Or pwede namang sabihin, hindi, gusto ko lang ma-refresh yung ano ko. Hindi tayo nagde-decide nun. Kasi sinabi si Jesus yung lawgiver, siya yung nag-uutos kung gaano kadalas, kung bakit siya ginagawa, at hindi tayo. Kung kumbaga, pag tayo nagsabi, hindi, gusto ko eh. Hindi naman ikaw yung Panginoon ng baptismo eh. Siya yung Lord ng table, siya rin yung Lord ng baptism. Hindi yun parang experiential. Kailangan maging special yung experience ko. Kahit gaano ka-plain at boring ng baptism, special yon if there's faith. Hindi kailangan na nasa special na lugar, nasa special na tubig. Kasi yung point nga ng sacrament, ordinaryo siya. Na tinitignan ng pananampalataya, kaya siya nagiging paraanan ng biyaya. So there's, kapag ginawang special yon, it defeats the purpose. Kasi pag special lang ganyan, you don't need faith. Hindi mo na kaya, kahit wala kang pananampalataya, eh, and grande naman eh. So, kahit gano'ng ka plain and boring by faith, that is means of grace. Oh.
Hindi. Kaya nila gusto sa Israel. Bakit? Kasi ayaw nila ng plane. Eh, plane nga yung gusto ng Diyos eh. Tubig lang eh. Totoong tubig lang. Oh, hindi kailangan may mga ilaw pa yung ayun, sige. Ah, last. Kung meron pa, last na. Ay, last. Follow up lang sana ako eh. Ano pa yung dati po kasi sa church namin, about baptism. Kung sino-sino lang nagbabaptize, kung sino yung nag-disciple sa kanya, babaptize niya, ako nagbaptize na rin ako, invalid po ba yon? Kailangan pa bang magpare-baptize? Kung ang nagbaptize sa akin noon ay hindi naman yun, hindi pastor, hindi siya elder. Okay. Salamat. Medyo, ano talaga yon, malaking issue. Pero gusto ko lang sabihin na yung error na yon ay hindi mabigat to the point na invalid na yung baptism. Kasi ang point, yung binanggit natin kanina na inutusan ni Jesus ay yung church, yung apostles, ibig sabihin ang may warrant na magbaptize ay yung church. Tapos yung representative ng church ay yung mga pastors. Pero yung church, in some instances, pwede naman sila na magkaroon ng ibang representative. Kunyari, sa ARBC, wala ako. Kunyari, nagkasakit si Pastor Erdy. Pwede pa rin na mag-administer ng Lord's Table yung ibang mga nasa church namin. Ibig sabihin, as long as inallow sila ng church, hindi yun normative ha, pero as long as inallow sila ng church, nasa authority ng church kung sino yung magbabaptize. Pero normally, dapat mga pastors. Pero kunyari, talagang may sakit ako, tapos si Pastor Erdy may sakit, may babaptize kami. Pwede kong sabihin, oh, Deacon Gino, ikaw muna magano. Walang problema. Hindi siya invalid na baptism. As long as back up yon ng may warrant dahil ito ay ministry ng church. Ng church. Follow up. Ay, sige po. Follow up. May follow up ako eh. hindi rin po siya reconsideration for baptism, rebaptism, kung apostate yung nag-baptize. Apostate na siya ngayon. Oh, okay. Komplikado ah. maganda yung, hindi ko alam sa Church of England yata yun o sa isang confession. Kaya maganda yung mga confession of faith. Kasi sinasabi doon na hindi nakadepende yung validity nung sacrament doon sa holiness nung nag-administer. Hindi nakabase. Nakabase yon dun sa Diyos na nangako dun sa sacrament. Kunyari, nag-administer ako ng Lord's Supper. Nari lang. Eh, may unrepentant sin ako na nasa sa likod ng isip ko. Kunyari, yung ibang mga pasto na nang molestya. Yung Lord's Supper ba na in-administer nila ay invalid? Wala na. Hindi invalid yung Lord's Supper nyo that Sunday. Hindi. Kasi, ang nangako nun yung Diyos despite the unholiness nung nag-administer. So kahit, at malaking accountability sa kanila yon. Sila yung mananagot doon. Pero yung blessing doon sa sacrament, diretso galing sa Diyos yun. Hindi, yung blessing hindi dumadaloy mula sa Diyos, papunta sa nag-administer, papunta sa element, papunta doon. Walang ganon. Yung Diyos, yung nangako sa element, by faith, doon sa mga nag-partake. So, kahit nag-apostate pa yan, hindi maapektuhan yung baptism at yung Lord's Table ng mga nagpartake. Dahil Diyos yung nangako doon despite the unholiness ng mga nag... Salamat sa history kasi may mga ganong ano na... As far as question. Regarding sa baptism ng hindi... hindi elder, pastor. I understand na hindi siya normative just as long na hindi kasi available yung pastor. Pero paano kung it is a church policy na ganun yung sinabi na, oh, yung mga disciples, yun ang mag, is it still, nagfo-fall pa rin ba siya dun sa, dahil na pagkasundo ano ito na iglesia, kaya sanctioned siya? Ganun po ba yan? Siyempre, biblically speaking, may error yon. Kasi hindi dapat basta-basta iba upon the availability ng ministers. Hindi dapat basta-basta. Pero kung ang pag-uusapan natin ay valid ba yung baptism nila despite the error, yes.
So ang ibig sabihin, accountable doon ay hindi yung binaptize. Accountable doon ay yung church. Bakit nila ginagawa yun? So sila yung accountable sa Diyos regarding sa pag-administer, pero hindi maapektuhan nun yung mga binaptize dahil yung blessing ng Diyos ay diretso dun sa sacrament. Ayan po. So ibig sabihin, hindi kasalanan ng binaptize. Ang may kasalanan ay yung church kung bakit nila sinanction yon. Pero dahil may warrant ng authority ng church, valid pa rin siya. Kaya complicated eh. Oh, complicated. Sige po. Last, I guess. Last. Richard. Hindi. Related lang po to dun sa naging question. Natakil natin regarding sa church discipline. Possible ba na maging accountable din ng church? For example, hindi naman siya na church discipline pero may hidden sin siya. Nagpa-partake siya sa Lord's table. Ang hirap niya na. Accountable ba yung church kung merong isang kapatid na nagkakasala na nakatago? Ang answer ay yes. Yes. Kaya ang may responsibility doon ay bawat member. Na alalahanin natin yung kasalanan natin. Walang kasalanan na tayo lang inadadamay. Lahat ng kasalanan natin ay damay yung corporate entity kung saan tayo kabilang. Kasalanan ko, kunyan, kasala ako. Damay yung asawa ko sa anak ko palagi. Palagi. Walang kasalanan na ako, Diyos, ako na lang parusahan nyo. Walang ganun. Ang dealing ng Diyos ay individual saka institutional, covenantal. Nung nagkasala si David, sinong namatay? Anak niya. Niya pwedeng sabihin ni David, Lord, ako na lang parusahan nyo. Gawin nyo na lahat sa akin. No. That is not how God works. So ang challenge noon para sa mga members, kasi hindi yung challenge para sa church na saliksikin, baka may mga kasalanan kayo, labas nyo na. hindi challenge yun sa church sa preaching para kung meron kayong mga tinatagong kasalanan, pagsisihan nyo yan, ganon. Pero hindi yung parang ide-detective nyo na isa-isa, may CCTV sa loob ng bahay lahat, recorded. Hindi ganon. Ang challenge nun sa individual, kasi kapag naging member ako ng isang church, totoong kasama nila ako, hindi lang to parang kasama na lang nila ako by word, by paper, totoong iisang katawan na kami. Na kapag may nangyari sa akin, damay sila. Pag nasaktan yung hinliliit, pag may sakit sa hinliliit, damay buong katawan. Hindi pwedeng hiwalay. So, yung hidden sins ay responsibility ng member na i-repent niya. At yung church ay kailangang mag-continual challenge na i-repent yung hidden sins. Kailangan walang tago. Pero mangyayari yun. Kaya, bear. Totoong mangyayari pa rin yun. So, kailangan maging handa tayo doon. Ilabas nyo na. Nagpapatawad yung Diyos. Ilabas nyo na. Hindi mo kailangan itago yan. Come out. Doon sa kasalanan. Repent of it. Hindi para paglabas niya, saka babatuhin, kundi ilabas mo para malinis. Mapatawad. Ayun. Yun lang. Pray tayo? Lord, Ama namin, makapangyarihan sa lahat, dakila, hinihiling po namin ang pagpapala niyo sa mga napag-usapan po namin. Hinihiling namin, O Diyos, na magkaroon ng kalinawan sa amin, yung bautismo at banal na hapag, at pinupuri po namin kayo sa mga naging diskusyon. Sana po ay mabigyan namin ng karampatang bigat, ang bautismo, ang banal na hapag, ang tubig, alak at tinapay ay maging seryoso at makita namin bilang nakikitang ebanghelyo. Sana po, O Diyos, ay gabayan nyo ang CRO kung paano nila titignan at ipiperceive at i-appropriate ito sooner kapag sila'y naging isang ganap na lokal na iglesia. Kayo po ay Panginoon, kayo po ang Diyos ng bautismo at banal na hapag. At inihiling namin ito
sa tagapamagitan naming si Jesus Kristo. Amen. Sige po. Meeting after lunch. As in.